Protestant Church, ang challenge ko sa inyo, 6 to 7 Bible reflection, devotion. Tama? Sa mga leaders, at saka future leaders, di ba? Ang ating target, 6 to 7. Dapat wala kang patid. Debo, per week. Tama ba? Si Chris, nakakailan ka na ngayon. 5 to 7 ka na, halos eh. Level ba? Seven. Perfect seven? Na kaya. Perfect na po si Chris. Eh, sorry, hindi ko kasi nag-check. Anong check si Brandon? Sorry naman, patawarin naman. Okay. Sa mga hindi, heto revelation na binigay sa akin ng Lord. Ita-transition natin sila para sila ma-soak sa truth. Ma-soak sa debo. Ano ang gagawin natin? Heto una kong target. So first month, heto ang ating goal. Ang ating goal, sa bawat hindi nagde-debo, 1 to 2 debo per week. Wow! Ha? Ang characteristics ng debo nila, heto. 1 to 2 sentence reflection. At saka 1 to 2 sentence prayer. Tagalog, English, Bisaya, Spanish, Chinese, French. Spanish. Spanish. Si Jean-Pierre, French natin siya. Pregenyo, kaya nila to? Kaya, pastor. Tapos, monthly, mag-recognize ako. Mag-a-award ako. Kasi sasabihin ko, ang debo ho natin for this week, at bibigyan ho natin ng price. Isang Cosmo, eh. Magkano ng Cosmo? 8 pounds. Katya at Timari na magbigay ng 8 pounds. Salit po ako dyan, pastor. Ha? Ay, hindi ka na-qualified dito. Tapos sasabihin yung iba, sandali, truth ito ah. Bigyan na namin truth ah. Sabi niya, bakit ka ba nagka-award? Eh, gumagawa ko ng demo. Ilan ba demo mo? 1 to 2. Eh, 4 weeks, nakakatuwa ko lagi. Kaya baka haba, 2 sentence lang yung reflection. Eh, yung prayers, tulad. Ha? Tulad, tapos naging awarde ka na. Gagawin ko rin yan, kaya ko rin yan. Monthly, meron. Sa second month, lalakay natin. 2 to 3. Third month, 3 to 4. Tapos may award pa ako, yung makakagawa ng debo ng 21 days na walang patid, may award din. Bakit? Culture na. Habit na. If you know something tinuturo mo has eternal values, bakit hindi mo gagawin ang lahat? Especially sa akin, bilang pastor, sa inyo, bilang member, bakit hindi mo gagawin? I know it is something that it is worth doing. Bakit hindi ko papagawa sa inyo? Amen ba? Bakit mo gusto mo lang pahirapan? Sabi siya, ito pinapahirapan ako. Siya atin nung araw, galit sa akin niya. Ano ba itong pastor na ito? Nung una, pinapatid kami ng every Sunday. Ngayon kumatid na kami ng every Sunday, hindi na kami. So, nung araw po kasi si ate, ano to, adulterous to eh. Nag-church. Sa iba't ibang church. First Sunday, Sopic Church. Second, Baptist. Third, TRGC. Fourth, Church of England. Church of England, sa Benee niya. Kilaaw. Inalis yung isa, tatlo na lang. Inalis yung dalawa, ang natira na lang, Passion Church at saka COP. Kaya lang, si Ian, pagtoko nyo na lang COP, talibiyan kayo, darling, sa Passion Church lang ulit tayo matend. Ano magawa si Ian? Siyempre, submissive. Si Ian tayo. Kailin ko ba? Hindi talaga tinuro ako ni Lord talaga dito sa Passion Church. Tinuro nga talaga ako dito. Pati natin, pagsisimba lang ng Sunday, ba't ngayon, pati truth-truth na to, ano itong mga truth-truth na to, mga debo-debo na to, ayan. Pastor, na-experience ko, no, sabi ko, ang dami kong church. Wala naman ako, hirap-hirap, pupunta lang ako ng Sunday, uwi na ako. Walang devotion, walang meeting pa, fellowship na ganito. Ba't hindi ako pumunta doon? Sabi ko, ba't ako napunta dito? Kaya nahirapan ako ng pastor. Ang kinukulit ako ng pastor talaga, lalo sa ano sa encounter. Kinulit ako ng gusto niya, sabi ko, pagbibigyan ko lang ito, tapos pagbigyan, tapos na.
Ano naging counter? May pushing counter. Pushing counter about Bible. Tapos, ano yung kwento mo noon? Yung misang Bible study sa inyo tayo? Nandun po sister dyan. No? Sabi niya, Pastor, alam mo, ngayon ko lang nalaman. Sabi niya, akala ko magkakapanahon si Abraham at saka sila Pablo. Oh, akala ko doon yan. Kasi akala niya si Abraham same age or same... At saka tinatanong ko, Pastor, sa'yo, sino si Diyos Ama? Alam ko ang Diyos si Jesus, ba't may Diyos Ama pa? Sino yun? Hindi ko pa naitindihan noon talaga. Tapos nagsimula ko kami mag-demo. Noong una, ayaw niya, ano ba naman ito? Demo pa. Heto po ginawa ni Lord. Napili ka na rin, na-operahan pa. Nakalanak sa pa. Hindi siya makapagtrabaho. Sabi, try ko nga itong demo siya. Sabi, dalawang pastor na to. Ano, nag-demo na siya. Ala na, nasa Genesis kami na siya. Nasa Deuteronomy na. Excited na siya talaga. At kumisa na, pupunta ko si Iya sa kwarto niya. Pag nakikita nag-demo siya, lalabas ulit si Iya. Oo, bababa. Tapos pag ubibigyan siya ng regalo, isa ho sa mga regalo sa kanya ni Ian, notebook. Hindi, notebook, Pastor. Siguro mga 8 notebook ang binigay sa amin. Kaya, yeah. Amen ba? Amen. Mga kapatid, I would like to end up with this, and then if you have any other questions, hindi ka po pwedeng mag-grow as a leader, as a disciple, as a believer of Christ, apart from the truth. Kasi yung truth ang siyang magdi-defend sa faith mo. At ang sabi nyo,